nasa ayon kay San Marcos, Kabanata Siya. Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, gumugula ang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu ngunit hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat naman natiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Sa akin pong pagninilay, gaano nga ba kalaki ang tiwala natin sa Diyos? May mga pagkakataon na tumarating sa atin ang mga mabigat na pagsubok. Nawawalan tayo ng pananampalataya. Nakakalimutan natin na palagi nating kasama si Jesus. Nakukulangan tayo ng pananalig sa Kanya. Diba dapat na lagi nating aalalahanin na si Jesus ay ilaw na laging nakatanglaw sa atin? Kaya nga, ipanalangin natin na mawala sa atin ang agam-agam sa ating pananampalataya. Sa aking buhay, naranasan ko ang kagandahang loob ng Diyos ng magkasakit ang aking asawa. Na wala akong pera kung hindi 3,000 na kung ikaw ay papasok sa ospital ay hindi ka tatanggapin. Ngunit di ako nawala ng loob. Ang sabi ko, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin. At tunay nga, may pinadadang ng anghel ang Diyos at kami ay na-admit. Tumagal kami ng 2 linggo at humigit kumulang, umabot kami ng 200,000 ang gastusin na nairaos namin lahat. Na ang pinanghawakan ko lamang ay pananalig sa Diyos. Salamat sa awa at kabutihan.